po sa inyong lahat. Yan, welcome po ulit sa ating midweek service sa gabi pong ito. At mamaya lang po ay magsisimula na po tayo sa ating pag-worship, sa ating pag-makikinig sa salita ng ating Panginoon. Kaya patuloy lamang po tayong tumutok po sa ating service po sa gabi pong ito. Yan, magkakaroon lamang po tayo ng kaunting announcement. Every Monday to Saturday po, nagkakaroon po tayo ng morning devotion. Ng oras po ay 7 a.m. onwards. Tuwing Wednesday po ang ating midweek service, 7 p.m. to 8 p.m. And ang ating Sunday service po ay nagsisimula po ng 8:45 a.m. to 10 a.m. Yan, kaya po, patuloy po namin inaanyayahan ang bawat isa na nanonood po na patuloy po tayong manood ng ating mga online services at patuloy po tayong mabless sa salita ng ating Panginoon. At kung meron po kayong na-miss na mga live services, pwede niyo pong i-visit yung ating Love of Jesus Valenzuela City page po. And kung meron din po kayong mga prayer requests, pwede niyo pong i-message ang ating butihing pastor na si Pastor Rico Duyan or yung mga leaders po natin para po may sama po namin ito sa ating mga prayer requests at may panalangin po namin ito. At kung nanonood naman po kayo, paki-type po ang inyong pangalan at inyong location para po ma-shoutout din po namin kayo sa live po na ito. Yan nun lamang po yung ating mga announcement po sa gabi pong ito. Yan, kaya patuloy lamang po tayong tumutok at patuloy po tayong masabik sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, tayong lahat po ay patuloy na yumuko at patuloy po tayong manalangin, humingi tayo ng gabay para sa ating Panginoon. Yes, dear God, maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito, Lord God, ay pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, sa gabi pong ito, kami, Panginoon, humihingi po kami ng gabay sa inyo, Lord God, na patuloy, Panginoon, na gabayan mo po yung bawat isa, Lord God, na tatayo po sa harapan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan at nalakas, Panginoon, upang hindi po kami magkautal-utal dito sa harapan, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang mamuna po sa amin, Lord God. And yung pinapanalangin ko rin po sa signal po na ito, Lord God, na patuloy, Panginoon, na palakasin mo, Lord God, na hindi po humina yung mga signal, Lord God, ng mga nanonood, Panginoon, para po maging maayos lamang po yung daling ng kanilang pananood, Lord God, at lalo po nilang maintindahan, Panginoon, yung salita po, Lord God, namin pag-aaral sa gabi pong ito, Lord God. Dalangin din po namin sa aming mga puso, Panginoon, na patuloy, Lord God, na patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga kasalanan po na aming nagawa laban sa iyo, Lord God. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo po ng kapayapaan yung bawat isa po sa amin, Lord God. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng pusong dalisay, Panginoon, na sumasamba sa iyo, Lord God. And, Panginoon, dalangin ko rin po sa mga tao na nakakapanood nito, Lord God. Ganon din po sila, Panginoon. Bigyan niyo rin po sila ng kapayapaan, Lord God. Tanggalin niyo po yung kanilang takot, Panginoon. Tanggalin niyo po yung mga pangamba, Lord God, na kanilang kinakaharap, Panginoon. Patuloy, Lord God, na palakasin mo po sila sa lahat ng mga pagsubok, Panginoon, na kanilang pinagdaraanan, Lord God. And, Panginoon, dalangin ko rin po, Panginoon, ang sino man, Lord God, yung nangihina, nakakaranas ng depression, anxiety, Panginoon, patuloy, Lord God, na palakasin mo po sila, Panginoon. Patuloy, Lord God, na bigyan mo po sila ng kagalakan, Lord God. Patuloy na mangusap ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na ikaw lamang po, Lord God. Sa'yo lamang po, Panginoon, matatagpuan yung kagalakan, Panginoon, na hinahanap po namin, Lord God. And, Panginoon, sa lahat po ng mga may sakit at karamdaman, Lord God, patuloy, Panginoon, na nilalapit ko po sa'yo, Lord God, na patuloy, Panginoon, na ikaw po'y magpagaling sa lahat po ng mga may cancer, Lord God, sa lahat po ng mga may goiter, sa lahat po ng may mga lagnat, Panginoon, sa lahat po ng mga nagda-dialysis, Panginoon, kayo po'y patuloy, Panginoon, na magpagaling sa kanila, Lord God, patuloy bigyan ng kalakasan, Panginoon, binabalik lamang po namin lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, ready na po ba tayong umawit at magpuri sa ating Diyos? Yan, kung ready na po tayo,
Patuloy lamang po tayong sumayo sa ating Diyos and i-type din po natin yung amen sa comment section. Yan, sabay-sabay po natin awitin ang We Wanna See. Yan, patuloy po tayong sumayo sa ating Panginoon at patuloy natin itaas ang pangalan ng ating Diyos. Amen? Amen. We wanna see Jesus lifted high, a banner of Christ across this land. The Lord with my seed and truth and love, He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high, a banner of Christ across His land. The Lord with my seed of truth and love, He is the way to heaven. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. Patuloy po natin awitan at pampurihan ang ating Panginoon. We wanna see Jesus lifted high, a burning of Christ across His land. The Lord with my seed of truth and know, He is the way to heaven. We wanna see Jesus a banner that flies across this land. The Lord we might see the truth and know, He is the way to heaven. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus. We wanna see Jesus lifted high. By step we're moving forward, little by ang ating kamay at patuloy
Salamat sa ating Panginoon.
Dahilan Diyos, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Lord God, sa araw po na ito, Panginoon. Patuloy lamang po kaming lumalapit sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, Lord God, sa iyong harapan, Panginoon, at humihingi ng tawad, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga pagkakasala, mga pagkakamali na aming naisip, nasabi, nagawa, na hindi kadugod-dugod sa iyo. Ang dalangin po namin sa araw po na ito, Panginoon, tunay na maranasan lamang po namin ang presensya mo, tunay na maranasan lamang po namin ang pagsama mo, Lord God, sa aming po mga buhay, Lord God. Ang dalangin po namin, Lord, bigyan mo po kami ng wisdom, Lord God, bigyan mo po kami ng knowledge, Panginoon, ng strength, sa pakikinig at pag-aaral namin ang salita mo, Panginoon, i-ready po yung aming mga puso sa lahat, Lord God, ng mapapakinggan namin ngayong araw po na ito, Lord God. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang mga puhadlang ng kaaway upang kami ay hindi makapakinig ng mabuti, Lord God, ay huwag mo pong pahintulutan, Panginoon. Ang dalangin ko, Lord God, sa bawat isa na nanonood ngayon sa kanila pong mga tahanan, Lord God, tunay na mag-focus lamang po kami sa mensahe mo na napakabuti at napakaganda. Sa ilaman po namin, ibinabalik ang lahat ng pupuli at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sige po, kung tayo po ay handa na, buksan po natin yung ating pong mga Biblia o kung meron po tayo mga Bible sa ating pong phone. Ang text ay matatagpuan sa Unang Korinto chapter 13 verse 13. Ulit ko po, ang ating pong text ay matatagpuan sa 1 Corinthians o Unang Korinto chapter 13 verse 13. Sinasabi dito, samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Nuulit ko, samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang title po natin o yung topic po natin ngayon ay tungkol sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Kayo po yung ating pong title. And sa mundong ito na walang kasiguraduhan, sa mundong ito na walang katiyakan, sa mundong ito na ang lahat ng mga bagay ay lumilipas at may hangganan. Halimbawa, yung kayamanan, yung kasikatan, lahat ng yan ay may hangganan. Even yung ating pong mga buhay bilang mga tao, meron din po itong katapusan at tayo din ay lilipas at lilipas din. Pero may tatlong bagay na binigay sa atin ng ating Panginoon na dapat po nating panghawakan sa ating pong mga buhay. Ito po yung tatlong bagay na kailanman ay hindi dapat mawala sa ating pong mga buhay. Ito yung mga bagay, tatlong bagay na mananatili magpakailanman. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Una muna nating pag-aralan, o yung ating unang point is pananampalataya. Ano nga ba ang pananampalataya? Para sa atin, ano ba yung pagpapakahulugan natin sa salitang pananampalataya? At meron pong definisyon yung binigay sa Bible. Sabi sa Hebreo 11, chapter 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Inuulit ko po, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo pong mga tao, minsan tayo ay skeptical o naniniwala tayo sa motto na to see is to believe. Na kailangan muna natin ng ilang patunay, kailangan muna natin makita bago tayo maniwala. We need proofs, we need evidences in order for us to believe on something. So, balit hindi ganito yung pananampalataya, hindi ganito yung faith na tinutukoy ng ating Panginoon. Ang pananampalataya, kahit hindi pa natin nakikita, tayo ay naniniwala na. We must believe and then we will see. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, hindi tayo nabubuhay sa mga bagay na nakikita, kundi tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Katulad sa kung paano tayo naniwala sa ating Panginoon. Bagamat hindi natin siya nakita ng face-to-face or direkta sa panahon ngayon, unlike sa mga alagad, tayo ay naniwala sa Kanya. At sinasabi sa atin ng Panginoon,
tayong mga tao naniniwala, nagtiwala, bagamat hindi natin siya nakikita, ay higit na mapalad. At kung mapapansin natin sa panahon dati, sa New Testament, nung nakasama pa nila ang ating Panginoong Jesus, bagamat inilagay na sa kanila, harapan na siya ang Mesiya, siya ang tagapagligtas, pero marami pa rin mga tao na hindi naniwala sa kanya. At tunay tayo na mapalad sa panahon natin ngayon, bagamat hindi natin nakikita ang ating Diyos, pero nararamdaman natin na kumikilos ang Panginoon sa ating pong mga buhay. At ayan yung pananampalataya na tinutukoy ng ating Panginoon. At ito ay isa sa mga bagay na hindi dapat mawala. At saan naman nagmumula ang pananampalataya? Sabi sa Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Nangangahulugan lamang ito na yung faith na meron tayo ay nanggagaling sa ating Panginoon sa mga bagay na narinig natin o nabasa natin sa Kanya, sa pagbabasa natin sa ating Panginoon, nakikilala natin ang ating Lord. At doon, nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon na si Lord mismo yung source ng ating faith. Si Lord mismo yung source ng pananampalataya na meron tayo. At napakahalaga ng role ng faith sa ating pong mga buhay. Dahil dito nag-uugat yung paniniwala at pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Mawala na yung ibang mga bagay, mawala na yung ibang mga material na meron ka ngayon. Huwag lang yung pananampalataya na meron ka, lalong-lalo na sa pandemic season na nararanasan natin ngayon. We should not lose our faith. Instead, dapat masalo pa tayong magtiwala, masalo pa tayong kumapit at manampalataya sa ating Panginoon. Though hindi natin minsan maintindihan kung ano ba yung plano ng Panginoon, pero tayo ay maniwala, tayo ay magtiwala na all things work together for good for those who love God and was called according to His purpose. Tayo ay magtiwala na ang Panginoon natin yung may control ng lahat ng mga bagay at hindi natin kailangang magduda sa kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon na kaya niyang ipamana sa ating pong mga buhay. And ano yung magagawa ng faith natin o ano yung magagawa ng pananampalataya na meron tayo? Napakalaki. Sabi nga sa Lucas chapter 17 verse 6, kung ang ating pananampalataya ay sinlaki ng putin ng mustasa, masasabi nyo sa punong ito ng sikamoro, mabunat ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. And that's the power of our faith. Ayun po yung kapangyarihan ng ating pong pananampalataya. It makes the impossible things possible. At dahil tayo ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos, lahat ng bagay na sa tingin po natin ay imposible, lahat ng ito ay nagiging posible sa harap ng ating Panginoon. Kung sa tingin mo yung sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon, wala nang kasagutan, sa tingin mo yung sitwasyon na pinagdaraanan mo ngayon dahil ikaw ay nakakaranas ng sakit at karamdaman, tingin mo hindi ka nagagaling dito, pero believe and have faith in God that anuman yung mga pinagdaraanan natin ngayon ay may kasolusyonan o may kasagutan na ibibigay ang ating Panginoon. Kaya naman, let's declare and let's claim in our hearts, have faith. I-comment nga po natin sa ating comment section, have faith. Magkanood po tayo ng isang pananampalataya na sobrang hindi at nagtitiwala lamang sa ating Panginoon. At pangalawang bagay naman, bukod sa pananampalataya, sinabi, sa rin sa mga bagay na nanatili ay ang pag-asa at kadikit na salitang pananampalataya, ang pag-asa. Para sa atin, ano po ba yung ibig sabihin ng pag-asa? Ito po ba yung agency na nag-forecast ng weather? Hindi po yon. Ang pag-asa or hope sa English, ito po yung confidence na meron tayo na yung bagay na hinihiling natin sa ating Panginoon ay makatiyakan na maganap, may katiyakan na mangyari. Sa kabila na sa tingin natin, ito ay imposible na mangyari. Hope is the fuel that keeps our faith alive. Yung hope po na meron tayo, para siyang gasolina na nag-aalab ng pananampalataya na meron tayo. At sa panahon ngayon, marami sa atin, nawawalan na tayo ng
pag-asa. Maraming iba sa atin, nalulugmok na sa dami ng mga pagsubok na pinagdaraanan nila. Sila ay gusto ng give up, sila ay gusto ng sumuko, nawawala na sila ng hope, and sila ay nangangamba, natatakot, nagugulumihanan sa mga nangyayari sa mundong ito. Pero ito po yung paalala sa atin ng Lord. Remember that God is our hope. Si Lord yung ating pong pag-asa at siya yung source ng hope po natin. At kung sa kanya po natin ipinagkakatiwala ang lahat, kung sa kanya natin inaasa ang lahat ng mga bagay na hinihiling po natin, 100% guarantee, makakatiyak tayo na sa Panginoon hindi tayo masasaktan. Makakatiyak po tayo na sa Panginoon kailanman ay hindi tayo mabibigo, sapagkat ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga pangako sa bawat isa. Katulad po ni Abraham, pinangako sa kanya ng Diyos na ikaw ang pagmumulan o magiging ama ng maraming bansa, at sa lahi mo o ikaw ay pagkakarooban na maraming anak na kasindami ng buhangin sa dagat, kasindami ng mga bituin sa kalangitan. At ang ginawa ni Abraham, siya po ay naniwala, siya po ay nanampalataya sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang edad na parang imposible na magkaroon siya ng anak, pero he has hope. Siya po ay nagkaroon ng pag-asa sa ating Panginoon na siya ay magkakaroon ng anak, at hindi po yun binigo ng ating Panginoon, dahil si Abraham, binigyan siya ng isang Isaak na magiging anak niya, at dumami pa nang dumami yung kanyang lahi, katulad ng pangako na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Abraham set his faith and hope to the Lord. He believed and finally receive those promises of God. And ganun din po sa ating mga buhay. Kung minsan tayo po ay nawawala ng pag-asa, kung minsan tayo po ay nalulugmok na dahil sa mga pagsubok po na pinagdaraanan natin, this is the message of the Lord. Have hope in Him. Tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa ating Panginoon. Minsan yung sitwasyon natin, hopeless. Sa tingin natin, wala ng pag-asa na tayo ay magbago. Sa tingin natin, wala ng pag-asa na tayo ay gumaling. Sa tingin natin, wala tayo ng pag-asa na makatapos ng pag-aaral. Wala ng pag-asa na makahanap tayo ng magandang trabaho. Wala ng pag-asa na magkaroon tayo ng isang magandang kinabukasan. Pero let's claim in our heart, let's believe and receive those promises of God, na siya yung pagmumulan na lahat ng mga bagay na hinihiling at kinakailangan po natin sa ating po mga buhay. God never fails Abraham. At kung paanong hindi nag-fail si Lord sa buhay ni Abraham, ganun din po sa buhay mo kapag ikaw ay nagtiwala, kapag ibinigay mo yung pag-asa mo sa ating Panginoon, kapag umasa ka sa ating Lord, hindi kanya bibigon, hindi kanya paaasahin. And truly, when we have high hopes to the Lord, 100% guaranteed na hindi tayo paasahin ng Panginoon, na hindi tayo masasaktan, na hindi tayo mababaliwala sa ating Panginoon, sapagkat ito yung pag-asa na nais na ilagay ng Panginoon sa ating pong mga puso. Have hope in God. This is the message of the Lord sa bawat isa po sa atin, lalo na sa panahon ngayon na wawalan tayo ng pag-asa, tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa ating pong Panginoon. And last but not the least, yung pangatlong bagay na higit sa lahat, ang pag-ibig. The agape or unconditional love. Ano nga ba yung pag-ibig? Sabi sa John, 1 John chapter 4, verse 10 and 19. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinubo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Pag-ibig na minsan hinahanap natin sa ibang mga tao. Pag-ibig na minsan hinahanap natin sa iba pong mga bagay. Pero ito yung pag-ibig na gustong maranasan ng ating Panginoon. The unconditional love sa kabila ng mga kasalanan, sa kabila ng mga kahinaan, sa kabila po ng ating po mga pagkukulang. At dyan ang Diyos upang tayo po ay ibigin. Pag-ibig, dahil dito natututo tayo na magpatawad at magbigay ng chance.
pag-ibig. Dahil dito, natututo tayo na magparaya at gumawa ng mga bagay na ikalulugod ng Diyos. Napakaraming nagagawa ng pag-ibig at walang saysa yung buhay natin. Walang saysa yung mga bagay na meron tayo kung tayo mismo ay walang pag-ibig sa ating po mga puso. You are totally nothing without love. Hindi mo ba kinikilala ang Diyos kung wala kang pag-ibig? Dahil sabi, isa sa mga attributes, isa sa nature ng ating Lord, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. At sino bang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa ating Panginoon. At ano po yung nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa ating pong buhay? Ano yung nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Sabi sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, hindi aksidente na napalod mo itong live stream na ito. And ito yung message ng Panginoon sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos sa kabila ng kahinaan, sa kabila ng kasalanan na nagagawa mo sa buhay mo. Ang Panginoon, ang Diyos Ama, isinugo niya ang kanyang kaisang anak na si Jesus upang mabuhay dito sa mundo, ipako sa krus ng Kalbaryo, mamatay para sa ating mga kasalanan. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang Diyos po natin, ipinako sa krus, pero nung ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay upang ipakita sa atin na siya ang tagapagligtas upang tayo ay magkaroon ng ganap na kaligtasan. At kung ikaw gusto mong maranasan ang mga bagay nito, ang pananampalataya, ang pag-asa, ang pag-ibig, it's time to surrender our lives. Ito po yung oras, ito po yung panahon na huwag na po tayo magdalawang isip pa. Tayo po ay patuloy na isuko natin yung ating po mga buhay sa ating Panginoon. Hindi po natin makikita sa ibang mga bagay. Hindi po natin makikita sa ibang mga tao yung pag-ibig na kayang ibigay ng ating Lord. And take note, yung pag-ibig na ito, walang bayad. Kusang ibinigay at libreng ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang tanong, gusto niyo po bang tanggapin ang libreng pag-ibig na ito na gustong iparanas sa atin ng Panginoon? At ito lang yung message ng Lord sa atin. Yung pananampalataya, yung pag-asa, yung love. These are the things that last forever. And these are the things that we should pursue in our lives. At kung gusto mo magkaroon ng tatlong bagay na ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig, kung gusto mo po na isuko ang iyong buhay sa ating Panginoon, sabayan niyo po ako sa pananalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo na aming pong napakinggan. Salamat, Lord God, sa mabuting mensahe, Panginoon, na ikaw ay namatay para sa akin, Lord God. Ikaw ay muling nabuhay para sa akin, Panginoon, upang ako ay bigyan ng kaligtasan. At sa oras po na ito, Panginoon, inaamin ko, Lord God, na ako ay makasalanan. Na ako, Panginoon, ay punong-puno ng pagkukulang sa iyo. Na ang buhay ko, Lord God, ay lugmok na sa mga kasalanan. Ang buhay ko, Panginoon, ay nakakapagod na, Panginoon, dahil sa mga bagay na ginagawa ko, Lord God. At sa oras po na ito, Panginoon, inubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita, Lord God, ng totohanan bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na umibig sa akin, Panginoon, sa kabila ng aking pong mga kasalanan. Ikaw ang Diyos na umibig sa akin, Panginoon, sa kabila, Lord God, ng aking kahinaan at pagkukulang. At ang dalangin ko, Lord God, sa buhay ko, Panginoon, ikaw yung mag-control, ikaw yung mangunad dito, Panginoon. Ano ang plano mo, Lord God, sa aking buhay? Ito po yung magganap. Ito po yung mangyari, Lord God. Ako na lamang po yung mananalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat, Lord,
sa araw po na ito, Panginoon, na pinagkaloob po sa amin. Salamat, Lord God, sa mensahe mo na aming pong napakinggan, na pag-aralan sa tatlong bagay na nanatili, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ang dalangin po namin ngayon, Lord God, during this season, Panginoon, malapit ka lang dumating, O Diyos. It's time, Lord God, na magkaroon po kami ng pananampalataya na kailanman ay hindi natitinag. Iasa po namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na aming pong hinihilin, Lord God. At naniniwala kami, Panginoon, na kailanman ay hindi mo kami bibigyan pababayaan. Na kailanman, Lord God, ay hindi mo po kami iiwan, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na tapat na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na tapat na umiibig sa amin, Panginoon, sa kabila, Lord God, na kami ay hindi kaibig-ibig dahil sa mga kasalanan na aming po nagagawa. At salamat, Lord God, for you are the source of our faith, for you are the source of our hope, for you are the source, Lord God, of the love na nararanasan po namin ngayon, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, na manatili po sa aming mga puso at sa aming buhay, yung pananampalataya, yung pag-asa at pag-ibig, tunay na maisa pumuhay namin. At ang tatlong bagay po na ito, Lord God, na wala po kami ibang pagkakatiwalaan, wala po kami ibang aasahan, wala po kami ibang mamahalin, kundi ikaw lamang, O Diyos. Maraming maraming salamat dahil tunay na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Tunay na ikaw ay napakabuti sa aming po mga buhay. Sa iyo lang po namin ipinabalik ang lahat ng papuri at pagsasalamat, lahat ng pagdakila at pagluwalhati, lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na amen. At talakpakan po ninyo ang inyong mga sarili kung ikaw po ay tumanggap sa ating Panginoon. Tuloy po sa inyong puso na ikaw ay 100% naniligtas na ng ating Panginoon. Sa oras po nito, tayo po ay mananalangin ng ating po mga prayer requests at mag-isa po tayo sa ating pag-pray ng mga prayer items. Yan, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Ang first point po natin ng ating pag-pray ay yung healing sa COVID-19 at any sickness na nararamdaman ng mga tao. Yan, patuloy po tayo mananalangin sa pag-pray. Dear God, maraming salamat po, Panginoon. Sa gabi ito, pinapanalangin po namin, Dear God, ang kagalingan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, ng mga taong naapektuhan ng COVID-19, Panginoon, na naging positive sa COVID-19, Panginoon. Alam ko, Lord God, na kayo ang patuloy ng bibigay sa kanila ng kagalingan, Lord God, gagal ng kanta na kinunta namin kaganina, Panginoon, na ikaw ang aming healer, Panginoon, na you are all I need, Panginoon, na ikaw lang aming kailangan, Panginoon Diyos, sa oras ito, Panginoon. Kahit anuman sakit ito, Panginoon, kayo ang patuloy na magtunaw, Panginoon Diyos, kayo ang patuloy na magwasak ng sakit na ito, Panginoon. At Lord God, alam ko, Lord God, na kayo ang patuloy magbibigay lakas, Panginoon, sa bawat isa na may sakit, Lord God, ng lakas ng loob, Panginoon, na patuloy na lumaban, Panginoon, para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang kaibigan, at lalo-lalo na, Panginoon, patuloy na lumaban para sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam ko na ngayon pa lang na sa pangalan ni Jesus, Panginoon, lahat, Panginoon, na nakakaramdam ng sakit, Lord God, ay unti-unti mo na tinutunaw ang sakit na nararamdaman nila, Panginoon, na sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ay hindi na bumalik, Panginoon, lahat ng sakit na nararamdaman nila, Panginoon. Kung ano mang sakit ito, Panginoon Diyos, kayo ang patuloy na magtunaw, kayo ang patuloy na mag-alis sa kanilang nararamdaman, Panginoon Diyos. Kayo, Lord God, ang patuloy na gumabay sa kanila, Panginoon. Kayo, Lord God, ang patuloy na tumulong sa kanila sa paglaban, Panginoon. Maraming salamat po. At panalangin po natin ang ating mga frontliners at yung government. Lord God, maraming salamat po sa aming mga frontliners, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, para tumulong, Panginoon, para pagaling, Panginoon, ng mga taong may sakit, Panginoon, ng COVID-19, Panginoon, may sakit na anumang sakit, Panginoon, alam ko, Lord God, na kayo ang patuloy na mabibigay sa kanila ng pagpapala, Lord God, kayo ang patuloy na mabibigay sa kanila ng lakas, Panginoon, ng lakas ng loob na lumaban, Panginoon, para sa kanilang pamilya, Lord God, na tumulong, Lord God, para sa bawat isa, Lord God, na ang dapat gawin ng kapwa Pilipino, Panginoon Diyos, ay magtulungan, Panginoon, na ang mga frontliners na ito, Panginoon Diyos, ay isang halimbawa, Panginoon, na sila ay tumutulong, Panginoon, sa mga tao, sa mga kapwa Pilipino na nagkakasakit, Lord God, kayo ang patuloy magbigay sa kanila, Panginoon Diyos, ng kagalingan, ng kalakasan, Panginoon Diyos,
Diyos. Mga frontliners po rin, ginanahawa na rin po ng sakit, Panginoon. Alam ko, Panginoon Diyos, na kayo ang patuloy magpapagaling sa kanila. Dahil kailangan nila ng tulong, Panginoon, na kailangan namin ng tulong, Panginoon, para sa mga taong mayroong sakit na COVID-19, Panginoon Diyos. Ganun din po sa aming government, Panginoon Diyos, na kayo ang patuloy magbigay sa kanila ng talino, ng lakas, Panginoon, ng blessing, Panginoon Diyos, na maging maayos, Lord God, lahat-lahat, Panginoon, para sa aming bansa, Panginoon. Kayo, Lord God, ang magbigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon, at kung sino rin man, Panginoon, ang nahawa na rin ng COVID-19 or mayroong sakit, Lord God, kayo ang patuloy magbigay ng kagalingan, Panginoon Diyos, para patuloy nila magampanan, Panginoon Diyos, lahat ng kailangan, Panginoon, para sa aming bansa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Panalanginin po natin ang ating ekonomiya, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ang patuloy nagbibigay sa amin ng mga blessing, Lord God. Kayo ang patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas, Panginoon Diyos, para sa pagtatrabaho namin, Lord God. Lord God, yung mga tao na walang trabaho, Panginoon Diyos, na natanggal sa trabaho, yung mga kumpanya, Panginoon, na humingi yung kita ng dahil sa COVID-19, Panginoon Diyos. Alam ko, Lord God, na kayo ang patuloy na magbibigay ng lakas, Panginoon, sa mga tao, Panginoon Diyos, para patuloy na kumilos, patuloy na magtrabaho, Panginoon, hindi lang para sa kanilang pamilya, Panginoon, para lumakas din, Panginoon Diyos, ang aming ekonomiya, Panginoon. Lord God, alam ko, Lord God, na kayo ang patuloy na magbibigay, Panginoon, at kayo ang patuloy na magbibigay ng pagbabago, Panginoon Diyos. Kayo ang patuloy na magpapalakas, Panginoon, ng aming ekonomiya. Kayo ang patuloy na magpapataas, Panginoon, ng aming ekonomiya, Lord God, na ngayon, Panginoon, nararamdaman namin, Panginoon, na unti-unting babawas, Panginoon, unti-unting bababa yung ekonomiya namin, Panginoon Diyos, ang dahil sa COVID-19, Panginoon. Pero alam ko, nang dahil sa iyo, Lord God, kayo ang patuloy na mag-aagabay sa aming, Panginoon, sa aming bansa, sa buong mundo, Panginoon, na kayo ang patuloy na humawak, Panginoon Diyos. At panalangin din po natin ngayon ay ang ating mga simbahan, ang ating pamilya, at ang nation. Lord God, patuloy po namin pinapanalangin ang bawat simbahan, Panginoon, na patuloy na umaawi, patuloy na sinasamba ka, Panginoon, patuloy na tinataas ang pangalan mo, Lord God. Kayo ang patuloy magbigay sa kanila ng gabay, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, ng lakas ng loob, Lord God, na kahit na, Panginoon, na may nararamdaman kami krisis, Panginoon, na may nararamdaman kami pandemya, Panginoon, kayo ang patuloy na magbigay sa kanila ng lakas ng loob, Panginoon, para patuloy na mag-share, Panginoon, ng gospel, Panginoon, para patuloy na mag-share, Panginoon, ng salita mo, Panginoon Diyos, para patuloy na itaas ang pangalan mo, Panginoon, para patuloy, Lord God, na sigaw na ikaw ang maghari sa aming buhay, sa aming puso, Panginoon, at sa aming mundo, sa aming bansa, Panginoon, na kayo ang patuloy na kumilos, Panginoon Diyos. Kayo, Lord God, ang patuloy na magbigay ng blessing, Lord God, sa church, Panginoon, sa bumubuo ng church, Panginoon, mga leaders, mga members, Panginoon, ang aming mga kapastoran, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kanila. Dahil sa kanila ay nakakapakinig kami ng salita ng Diyos, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil ginamit po sila, Panginoon. Panalangin din po natin ang bawat pamilya. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa bawat pamilya na patuloy mong iniingatan, Lord God, na patuloy mong ginagabayan, Panginoon, na patuloy mong in-hold, Panginoon, na patuloy mong binibigyan ng shield, Panginoon, para bigyan sila ng kagalingan, Panginoon, na malayo sila sa anumang sakit, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa blessing sa bawat pamilya, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon. Kayo ang patuloy na maggabay sa bawat pamilya, Lord God. At nawa, Panginoon, na dumating ang point, Lord God, na bawat pamilya, Panginoon, ay nanunood na ng salita ng Diyos, Panginoon, nakikinig na ng salita ng Diyos, at babasa na ng salita ng Diyos, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord God, dahil ikaw ang patuloy na bibigyan sa amin ang blessing, Panginoon. At pinapanalangin din po namin, Lord God, ang nation, Panginoon Diyos, na kayo ang patuloy magbigay ng kalakasan, Panginoon, ng blessing sa bawat tao, Panginoon, sa aming nation, Lord God, na kayo ang patuloy magbigay ng blessing, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na maging malakas kami sa bawat isa, Panginoon, na maging natyaga kami, Lord God, para magtulungan, Panginoon. Kayo ang patuloy na bigay ng kalakasan, ng kagalingan, Panginoon. Ikaw ang aming kailangan sa pangalan ni Jesus.
utak ng Diyos sa aming natutunan, Panginoon. Ngayong gabing ito, Panginoon, maraming salamat at may ginamit kayong tao, Panginoon Diyos, para magturo sa aming harap, Panginoon, ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw na naman, Panginoon. Tinunan namin na pansin, Panginoon, at sa'yo na naman namin binuhos lahat ng oras sa aming Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa oras ito nawa, Panginoon, sa susunod pa po ng service ay maraming po ulit na manood ng salita mo, Panginoon Diyos. Maraming po ulit na makinig ng salita mo, Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amin.